Okay. I'm a woman, could you be the one? Shh. Welcome back to my channel, and kung bago ko pa lang sa channel ko, please subscribe and hit that post notification down below for you to be notified every time na mag-upload ako ng panibagong video. So this past few weeks, ay napapansin niyo na mostly ang ina-upload ko is about my performance tasks in school. Kasi tinatamaan akong gumawa ng content. So anyway, char. So for today's video, ay alam ko namang alam niyo na kung saan tutungo ang video na ito. So for today's video, ay gagawa tayo ng dun-dun-dun-dun! Drum roll please! The solar system model! The making of the solar system model. Char! Wow, ang energetic. So, paano nga ba natin gagawin ang solar system model? Ay, so, anyway, anyhow, anyhow, char, saan nga ba tutungo ang video nito? So, back to the video. Sa paggawa natin ng solar system model, eh, kailangan din natin ng mga gamit, syempre. Paano tayo gagawa kung wala tayong mga gamit? So, I'll be using recyclable materials, but not necessarily all recyclable. Primary. Oops. Don't judgmental. You can naman judge. Char. So, yun nga, I'll be using recyclable materials or kung ano lang yung mahal. Leng. So, yun nga, yung gagamitin ko is mostly recyclable materials or kung ano lang yung nandito sa bahay. But I think I also need to buy few things kasi wala naman lahat ng kailangan ko is nandito sa bahay. So guys, ayun na nga, maghahanap lang ako ng pwede ko pang magamit, mga gamit dito sa bahay, and I'll be right back. Salud. 2 days later. Ayun na nga guys, I'm back. It took me days. I mean, ilang araw na ba? Bago ako nakapag-shoot ulit kasi I've been busy and medyo nawala sa utak ko yung paggawa. Ay, medyo nakaligtaan kong gawin. Nakaligtaan ko talagang gawin. So, today, I mean tonight, it's almost 1 a.m. Napapansin niyo na nasa harap ko yung mga materials na gagamitin natin para gumawa ng solar system. So, napapansin niyo na merong ito, merong box, and then glue gun with a glue stick, and then meron din tayong watercolor, and then merong used sponge sa loob, and then meron ding double-sided tape, a cutter, and then a scissor, and then a brush, and a glue. And then, mayroon tayong mga pen in case na kailanganin natin. And then, we also have a black colored paper. So, ang pinaka-importante dito, syempre, hindi mo gagawa ang solar system kung walang mga planets. So, I also printed, I mean, nagpa-print ako ng pictures ng solar system planets. And then, I put it here inside. I haven't cut it yet. Ika-cut ko na. Maya-maya. So, let's jump into the video. So, ayun nga guys. Tapos ko nang magunting yung planets na pinaprint ko kanina. Next na gagawin ko is ididikit ko to isa-isa dito sa box. And then, ika-cut out ko siya para hindi siya parang malambot. Yung parang ganun. Para maging matigas siya. And then, yung balak ko dito sa solar system na gagawin ko is parang pop-pop out siya. I mean, hindi naman siya yung pop out kapag ginaganan mo. Hindi yung ganun. Yung balak ko sa amin, parang naka-forward siya. Hindi siya yung as in nakadikit talaga din mismo sa box. Sa isa pang box. I mean, yung pinaka-background. So, magugupit lang ako ng
maliliit na ano, na parang a square. And then, ididikit ko na yung mga solar system planets. So, yun guys, nadikit ko na siya. Look. Pero hindi tulad din sa sinabi ko kanina na square. So, unidentifiable. Ano ba bang ganun? Hindi mo ma-identify kung anong shape pa talaga siya kasi yan oh, parang pinadikit ko na siya. And then, kakat ko na mamaya. Tapos ka nang madikit and then tapos ka na ding makat. Yung next ko naman gagawin is yung sa box, yung pinaka-background niya. Babalutan ko siya ng black colored paper. Siguro kukulangin ako, so bukas ko na lang gagawin yung sa outer side ng background. So, ito yung gagawin kong background. Yan. So, yung gagawin ko is na ganyan siya. And then, ipo-fold dito sa other side, ipo-fold. And then, ilalagay dito sa corner yung sun. And then, syempre, bago ko gawin yung, bago ko lagyan ng sun, syempre, ika-cover up ko muna itong ng black. Meron akong black colored paper na extra, dati pa, nakatambak na siya. And then, sa corner, nandiyan yung sun. And then, yung mga planet. Wait, for example, yung Earth. And then, may ilalagay pa ako dito parang medyo ganito kahabang box din. And then, papadikit ko siya and then ganyan, nakapapot siya. Nakayanin lang ng 4 black colored paper. Ito lang. Hanggang dyan lang siya. It looks weird, pero bukas, magiging medyo okay naman siguro yung issue na niya. Lalo na kung matapos na. So, at this point, guys, tapos na akong magupit nung iyaan ako dun sa main planet. Ididikit. So, ganito yung kalapasan niya. And then, pinold ko siya. So, magiging ganito kahabi na lang siya. And then, yung next kong gagawin is, gagamit ako ng glue gun. And also, syempre, ng glue stick. Kasi, paano kong magagamit yung glue gun kung walang glue stick, diba? So, I will plug this first. So, ayun guys. Siyang madikit. And then, pero hindi ko muna siya i-dikit ngayon. Kasi, baka magkamali ako. And then, hirap na magkamali kasi uulit-ulit, diba? So, that will be all. And, good night. See you tomorrow. So, hi guys! I am back. At ngayon, umaga na. And I regained my energy. And, hindi na ako malamya. Tulad kanina na parang, hi guys, welcome back to my channel. Yung ganun. So, ngayon, natapos ko na siyang balutan ng black. And then, hindi man siya ganun kaganda yung pagkabalot ng black. Tandaan natin na we should always trust the process. Na gaganda yan mamaya. So, what I'm going to do next is I'm going to make the sun. So, later, I'm going to show you how I will make the sun. So, para makagawa ng sun, kukuha ka ng bond paper and kind of paper na sa tingin mo, pwede mo magamit. And then, ika-crumple mo lang siya. Pwede na siyang bilog. So, ilalagay ko dyan sa may corner yung sun. So, ito, parang, igugugan ko, and then, ididikit ko siya dito sa corner na to. And then, kakavern ko siya mamaya ng yellow colored paper. And then, let's see kung ano yung kalabasan. So, hi guys! Ayun na nga, nagawa ko na yung sun.
So, wag niyo i-judge yung son kasi mukha siyang egg yolk. So, hindi pa yun tapos. Pipinturahan ko pa yun gamit yung watercolor. So, hindi pa yun tapos. So, don't judge it. Ako lang pwede mag-judge kasi ako yung gumawa. So, ito na yung... Ayan, di ba? Mukha kang egg yolk. Kang? Mukha kang egg yolk, girl. So, yan. Hindi pa yan tapos. So, pipinturahan ko pa yan. And then, may nakikita kayong shining, shimmering, splendid dyan. Yan yung glitter. So, naglagay ako ng glue dyan sa may... Actually, lahat ng black, lalagyan ko ng glue. And then, lalagyan ko din siya ng glitters. Actually, ayaw ko talaga sa glitters. Pero, wala tayong choice. Kasi kailangan magkaroon ng shining, shimmering, splendid ang black part. Parang stars, ganun. So, lalagyan ko muna siya lahat. And then, I'll be back. I'll show you the result. So, guys, this is the final result. Nilagyan ko na siya ng glue and then ng glitters. So, it looks so beautiful. And then, ito yung mga white spots. Matatanggal din yan mamaya after matuyo ng glue. So guys, habang hinantay natin na matuyo yung ano, yung glue, kulayin na din natin yung sun. Para tapos na mamaya. parang hindi maganda yung kulay. Okay, let's trust the process again. That is the result. The sun looks a little bit okay. Hindi kasi siya as in around, but it's looking fine. Nilait pa to ng kapatid ko. But it's okay. It looks good enough. So guys, nakulayan ko na yung ilalagay ko dito sa likod ng planet. And then later on, ipapadikit ko na siya. So, I already pasted it. So, it looks like this. Paganin siya. And then, ididikit ko na siya ganito. Diba? Ang cute. Pero, papikita ko ulit siya ni mamaya pag nadikit ko na lahat. Tapos ang ating video and I hope na nagustuhan ninyo yung nagawa kong solar system model. I know that it's not that good, but it's not that bad din naman. Once again, ipapakita ko yung solar system model na aking ginawa ng ilang araw dahil madaming ginagawa sa buwan. This is the solar system that I made. I mean, the solar system model. Ta-da! Yun yung ano ko, yung naka-forward siya, yung ganyan. So, diba, ang cool niya tignan. But, ang hindi cool tignan ay ang araw. Alam niyo kasi guys, yung araw, kinulam ko kasi yung araw. Kaya, ayun, ganyan yung itsura niya. So, hindi siya gaano maganda. But